Nagbabalik po ang Usaping Bayan program. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, lahat po ng mga isyu amin po tinatalakay dito araw-araw dahil po sa mga, alam mo na, sa dami po nangyari. Kani-kani lang ay ating pinag-usapan na itong sa business. Ito business din, pero kakaiba po ito. Kaya makaka-interest po kayo rito. Ano, at siguradong inyohong dapat malaman kung anong mga vision, mission nila. At higit sa lahat, kung paano nila ginagawa ito. Pero bago ko ipakilala po itong mga bisita natin ngayong umaga, meron muna kami papakita sa inyo para at least meron po kayong background kung ano po ang kailang mga pinagkakabalahan at ano itong ating pag-uusapan sa umagang ito. Sandali lang po. At makikita na po ninyo ang... Ngayong umaga, makakasama natin ang isa sa mga pinakamahusay na female techno entrepreneur sa bansa. Siya ang kasalukuyang President and CEO ng Felta Multimedia Incorporated, ang isa sa mga nahungunang paaralang pang-teknolohiya sa bansa. Kamakailan lamang ay pinamunuan niya ang Philippine Robotics National Team na nakakuha ng gintong medalya sa World Robot Olympiad Friendship Invitational 2019 sa Denmark nito lamang Agosto. Siya rin ay pinarangalan ng Department of Science and Technology ng Gawad Leader for Science and Technology noong 2009 at isa sa mga 100 Most Influential Filipina Women in the World noong 2016. At nakatanggap din ng Asia CEO Award Most Innovative Company noong 2017. Ating kilalanin ang Champion of the Geeks, President and CEO Mylene Abiva. Okay, so ayan po. At hindi lang ho siya ang presidente na hindi lang ho siya presidente at CEO ng Philippine Multimedia Incorporated, ano, national organizer din po ng Philippine Robotics Olympiad, ano, kaya mahalaga itong ating maitatanong sa kanya. Pero well, nandito na ho siya. Ma'am Mylene, good morning. Good morning. Welcome po. Mike Abi po, good morning. Okay, at maliban po kay Ma'am Mylene, bisita rin po natin at nandito rin po sa ating studio. Unahin natin pakilala si yung coach, si Ann Jasper Ras. Tama ba? Okay, siya po yung coach. Good morning. Good morning. Gamitin good morning. Natin. Good morning. Itong mayroon dalawang estudyante, pero bago natin sila kausapin, pero kailangan natin muna mapakilala. Pero ang problema, hindi ko kilala eh. Sige, unahin natin si ate. Siyempre, babae muna. Good morning po. Anong pangalan mo? Good morning po. Ako po si Donette de la Rama. Yun. Sila po yung mga awardee, kaya ako pinakilala. Ito naman lalaki, no? Ako po si Jaren Perez po. Parang hindi halatang pagod, no? Alas 5 daw umalis ng bahay. Ha? Sipin mo naman. Alas 5 pa umalis ng bahay. Ngayon lang dumating dito sa Makati. Hindi ho galing sila ng Mindanao, ha? Hindi ho galing ng Visayas. Dito lang ho, sa labas ng Balintawak. Galing. Bulacan lang. Anyway, talagang ganun traffic sa atin sa Metro Manila. Mylene, ano ho ba ang... Itong una kong tanong, importante yan. Ano ang mission, vision? Importante. Mm-hmm. Paki-explain po na sa ating mga nakikinig at nanonood po. Ang mission and vision po ng Philippine Robotics Olympiad ay mapalaganap po ang science, technology, engineering, and mathematics sa mga okay. kabataan, particularly sa mga schools. Kasi po ay gusto namin magkaroon po ng mga inventor, engineers, and also mga scientists ang Philippines. Kaya nagsisimula po kami sa batang edad. Mm-hmm. Mm-hmm. Naku, napakaganda niya. Actually, yan ang gustong-gusto ng Department of Science and Technology. Opo. Dahil talagang sila yung ang mga Pilipino ma-invento, di ba? Mm-mm. Magagaling mag-invento ang Pilipino. Ang problema, huwag na magagalit yung nasa gobyerno, medyo kulang ng support. Ano? Sana mm-hmm. sa inyo, hindi ganun. Pero marami akong kaibigang inventor, yan ang problema nila. Eh. Yung kanilang talino, yung kanilang nadidiscovery, walang suporta sila, pero pag nila mo sa abroad, nagiging successful sila. Kakalungkot sana, mabago na. Natulungan nila dito, tulungan. So, kailan po nag-umpisa itong inyong business na ito? Ito pong, na itong inyong pong pag... Yung Felta Multimedia po ay nagsimula 1966. So, 53 years old na po kami. Second generation. 66? Oo, 1966. Marami, po. Ha? 53 years old. Ito po namang Philippine Robotics Olympiad. Nag-umpisa po siya ng 1999. So, 20 years na po. Uh-huh. So, ang kabataan po, more or over, I would say, mga almost half a million na po mga kabataan ang dumaan sa robotics program. And at the same time,
meron na rin po tayong over 1,200 schools na nagkakaroon po ng robotics sa kanilang mga eskwela. So talagang sa mga eskwelahan kayo na nagdi-discover ng mga batang natutulungan? Opo. Mm-hmm. At we're the only private organization in partnership with the Department of Education and mm-hmm. Science Education Institute, Department of Science and Technology. Okay. So okay naman po yung pag-support nila? Lalo na yung mga kabataan natin, mga estudyante. Opo. Mm-hmm. At tinutulungan rin po tayo ng mga LGU, mga local government units po. Kung nanalo po yung kanilang mga eskwela sa kanila at iba't ibang mga bayan or siyudad. Opo. At saka kapag nagkaroon ka ng award yan, nag-iiba, tumataas ang moral. Opo. At pati yung pag-recruit nyo or pag-convince nyo doon sa pwede mag-participate, dumadami yan, mabilis, di ba? Opo, opo. So, mga awardees, actually, nung dalawang bisita po natin mga bata, mga awardees sila, di ba? Yes, gold awardees po. Mm-hmm. Kaya, galing. Mm-hmm. Well, so, ang tagal na, 1966, isipin mo yan, 53 years na. Opo. Di ba? Parang opo, opo. Ang tagal, pero siguro layo na rin ang narating ninyo. Ano, ibig sabihin, naging talagang successful na itong ginagawa niyo ito. Okay na? Opo. Nag-umpisa po kami, imagine, mga libro po. Ngayon po, nasa robotics at nagmamanufacture na rin po kami ng mga laptop saka mga tablets. Yan ang maganda rito dahil yung quality, yan ang importante. Noong ating mga kabataan, mga estudyante, yan po yung lalong umaangat. Opo. Opo. Ano, hindi ba sila nahirapan o anong tingin po ninyo? Madali bang na-discover ninyo, natuturuan talaga at nagkakaroon talaga sila ng mabilis na ma-pick up yung technology? Ang kabataan ko ay napaka-amazing kasi po, even at a very young age, as 4 years old, pwede na po natin silang turuan ng robotics and coding. Dahil po nasa millennial age karamihan sa kanila, mm-hmm. and digital age, digital transformation na rin po tayo, mm-hmm. ay napakadali nilang mag-adapt sa technology. So, yung global technology talaga napakatindi nito. Ano? Kaya kabataan talaga ang mahilig yan at saka napakadali nilang gawin, di ba? Po. Kaya, well, ano ito? Yung kabataan, estudyante na nakukuha ninyo, ano ba ito? May mga limit ba yan sa kung ano yung kanilang kaalaman o galing o ano, wala namang ganun. Talagang gusto nyo basta ma-develop. Paano ba yan? Paano ang proseso? Ang proseso naman po ay yung mga schools ang pumipili. Okay. May age bracket lang po. For example, syempre, pag elementary, 9 to 12 years old. Mm-hmm. Yo, tapos pag high school naman po ay 13 to 16 and then onwards po hanggang college. Mm-hmm. Tapos ang mga eskwela po ang nagpapa... nagte-train at nagpapa-inter-class class competition sila at pumipili na sarili nila mga estudyante. Okay. Well, ito may tanong, ito importante. Kailangan ba ito magaling science o math? Totoo ba yan? Ano ba talaga ang dapat na meron sa isang bata na dapat ay ma-discover at matulungan? Ano sa kanila? Turo. Si coach muna, siguro. Siguro po, kahit naman po hindi po magaling sa science or math, basta po nandun po yung willingness po nila, saka yung eagerness po na makatulong and mag-solve po ng mga real-life problems sa society natin. Okay. Well, pagdating doon sa mga facilities, ano ito? Sino nagpo-provide yan? Ang school o kayo? Paano yun? Yung mga kits po, ang Felta Multimedia ang nagpo-provide. Ah, okay, is, they're using the Lego Education Robotics Platform. So, yun po yung parang pinaka-basic tool nila. Tapos po, yung mga schools ang gumagawa ng trainings. Tapos, meron din po tayong mga laboratories na itayo. Sa mga eskwelahan. Opo. So, doon na ginagawa mismo sa mga... mga eskwelahan talaga, sa school talaga. Opo, ang galing, ano, ginagawa. So, ano yung time nila? Hindi ba apektado naman yung, alam mo na, nag-aaral yan. So, hindi naman apektado yung time nila sa ibang gagawain nila. Pag dumating na po yung time na parang 1 month na lang po before the competition, parang pinupull out na po namin sila sa klase. Para po makapag-focus po sila dun sa training and building po ng robots. Kailangan din yun. Pero yung daily, kung anumang araw meron kayong mga activities, hindi nakaka-apekto doon sa oras na time ng pag-aaral nila? Hindi naman. Apektado? Tanongin natin itong dalawa. Kasi ito yung mga estudyante. Kasi alam mo naman, lahat ng ginagawa natin, dapat may mamanis natin yan, di ba? Kung estudyante ka, siyempre priority yung pag-aaral. Pero kung may ganito, although ito yung pag-aaral din, kakaibang pag-aaral nga ito. Paano nyo minamanis yun? Paano nyo binibigyan ng priority? Paano? Sige, iha. Bale, ang pinaka-key po talaga is time management and discipline po, of course. Yun. Kasi po, syempre, kung i-balance nyo po yung oras, then makakalimutan nyo rin po ibang priorities. Mm. Hindi na po siya nagiging maayos. Of course, kahit po nag-robotics, kailangan pa rin po yung academics po, studies correct. Po.
Pero po, kailangan naman, wala naman pong nasa-sacrifice so far kasi po, binabalance po parehas para po natututo pa rin po sa parehong aspect po. Sige, pakinggan natin. Eh, okay. Siyempre, iba yung lalaki dahil itong mga lalaki, may mga iba yan. May mga ibang minakakabalahan yan. Sa'yo, sige. Uh-huh. Well, medyo malaki nga po yung nasasakop na time po ng robotics po. Pero, nga po, tamang balanse lang din po talaga ng mga gawain. Talagang kailangan nyo rin pong isipin na may iba't iba po tayong mga priorities po. Kaya tamang prioritize lang po talaga sa mga gawain po. Ano ito? Voluntary bang ginawa nyo ito? Na-recruit lang kayo? O nasa sarili talaga yun? Nasa puso nyo na, sige nga, gawin ko ito? Paano ba ito? Yung school po, minsan gumagawa po sila ng mga screenings po for robotics team po. So, yun po, voluntary rin naman po siya. Tapos naka-interest na kayo? Opo, ganun po. Ang galing, di ba? Sam, kaka-interest ka naman talaga, di ba? Yung Mylene, dahil kasi, ano yan eh, yung experience mo, yung kaalaman mo, dala mo na yan habang panahon. Opo. Yun ang advantage niyan. Dahil kasi, maaaring maingit nga yung iba pag hindi nakasali. Mm-hmm. Di ba? Sabi, uy, bakit sila, alam nila, sila hindi. Kami hindi namin alam yon. So, ito, more or less, ilan yung, may limit ba ito? Kasi pre, isang compound, isang eskwelahan, ang laki niyan. Mm-hmm. Ilang estudyante ang pwedeng mag-participate ka? Wala pong limit. Ah, walang limit. Ang ibang, like, ang eskwela po nila, lahat po, from grade 1 up to grade 12, mm-hmm. ay nagro-robotics na, even hanggang college level. Mm-hmm. Ang tinuturo po natin dito ay tamang angkop na skills, critical thinking skills, cognitive skills na kailangan nila for the Industrial Revolution 4.0. Galing. So sila yung magiging part ng workforce, magkakaroon sila ng edge sa kanilang mga ibang mga kabataan na nag-graduate dahil pag nag-robotics po sila, talagang magaling po sila sa problem solving skills na kailangan natin. Oh, ito yung pinapakita sa video niya kanina, yung sila yung gumawa niyan? Opo. Oh, mga bata po. Opo. Eh, alam mo, parang nung araw, Japan lang ang gumagawa nito eh. Di ba, mga Japanese ang magagaling sa mga ganyan, mahilig sa ganyan. Di ba, coach? Di ba? Okay. Eh, ngayon, mukhang Pilipino. Ayan, kita mo. Di ba, hindi birong gawin ito kung hindi talaga nasa puso mo. Di ba, ma'am? Opo. Kasi, yes, ano yan eh, anong tawag ito? Medyo boring pagka wala kang tsaka. Mm-hmm. Di ba? Pero nagagawa na itong ating mga kabataan. Ang galing. So, ano to? Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na sinabi mo, maraming eskwela. Opo, maraming eskwela po. Tapos may theme po taon-taon. Ang theme po natin this year is smart cities. So, gumagawa po kami ng mga solusyon. Mm-hmm. Sana nga, manaka-solve sa traffic. Yung tulad po ng traffic. Yung importante, Yung kanyari, mga disaster preparedness. O kaya yung, wala pa kayong maisip na, no? Yung paano ba mawawala yung corruption? Meron din po. May naisip po kami. O, nakita mo na, oh. Yung unahin nyo. Yan, pakiuna ngayon. Kasi ang dami ng corruption sa bansa natin. Kaya tayo nakakaganit po. Opo, meron, yung robot nila, meron po silang solution dyan. Yan po yung ipanlalaban po this coming November po sa Hungary. O, alis po kami. Maglalagay tayo ng presidenteng robot, eh? At senador ng mga robot, tsaka congressman. Baka mas tingin mo tayo. Joke lang, ha? So, yan po yung mga pinag-uusapan dito. Pero galing nung ginawa, no? Kaya challenge, big challenge talaga sa mga bata ito. Kasi para sila naglalaro lang, no? Opo. Para talaga silang... And learning at the parang, same time. Yung parang banding-banding lang, pero nag-develop nila yung kanilang... yung pwede nilang dapat gawin. Ang galing. Yung gastos nito, diyan. Medyo, alam mo naman, lahat ng business, lahat ng ginagawa natin, may gastos yan eh. Opo. Paano yun, Mama Eileen? Paano yung gastos niyan? Pag first place po, sila sa regular or technical category, kami po ang sumasagot ng travel expenses nila, pati registration. Papunta, like ito, alis po kami for Hungary sa ito pong November, yung mga bata po, kami po ang nagbibigay ng airfare sa hotel accommodations. Pagka second place po, yung hotel lang po in registration. But kumukuha rin po kami ng tulong sa local government units saka sa mga ibang private sponsors din po. Pero ang lakas yata ng radyasyon itong mga bisita natin, nawala yung TV namin. Di ba, Sam? Ang lakas ng radyasyon nila, nawala yung TV. Ayun, bumalik. Ano, biro lang, mama. Masyado tayong seryoso. Ang ganda nito, bilib ako doon sa inyong naisip na ito. Although, 53 years anniversary na kayo, di ba? Opo. So, ilang milyon na ba? Ilan na yung, siguro, sa dami na? Ang mga bata po, at least half a million, mga 500,000 or more. Oh. Kasi po, sa 1,200 schools po na involved in robotics, marami na po tayo natutulungan ng mga kabataan. Nako, sarap kausapin naman ito dahil kasi mga kabataan ang tinuturuan dito at tinuturuan dito, di ba? Parang kaysa sa tayo yung mga gigimik-gimik lang, di ba? Kaya ba, gumigimik ba kayo? Wala na muna, di ba? Sayang oras, di ba? At saka yung mag-cellphone ka dyan na halos ilang oras ka nandiyan, nakaupo ka lang na sumakit na yung likod mo, hindi mo alam. Samantalan dito, ang dami mga tututunan.
habang buhay mo na madadali, marami na kayo natutunan, di ba? Pwede na kayong gumawa ng aeroplano, gano'n. Pero unahin mo lang yun, yung kung paano mawawala yung corruption, di ako nagbibiro. Tindi ng corruption sa atin eh. Kaya tayo nakakahirap-hirap, di ba? Well, malay mo, gumawa ka ng maging ang 300 congressman, puro robot na. O, di ba? O, walang debate, basta approve ng approve, without thinking, basta malinis, di ba? Eh ngayon, puro debate sila, puro silang magagaling eh. Walang nangyari sa bayan natin, natatawa tuloy si coach. Mga bata po kasi itong mga ito, kaya ho ating nababanggit yan. Well, ganito, ano yung susunod, anong plano ninyo na gusto nyo i-develop, ituro sa mga bata? Ang next po natin ay virtual robotics, saka artificial intelligence, yun, at machine learning po, and data science courses para po maituro natin sa mga kabataan paano maging mas, how do you call this, ahead sa, kasi pag nagpumasok na po yung AI, artificial intelligence, ang magkakaiba po ng ating workforce. So, kahit po sa mga BPOs, sa mga retail, andyan na po yung mga robots. So, kailangan po, may additional skills, upskill po ang tawag natin doon sa kabataan. So, yun po ang gagawin natin. Parang ito yata yung trabaho ng TESDA, eh, di ba? O may, ano eh, kakampi ba kayo ng TESDA? O kalaban? Hindi naman siguro. Pero yung TESDA, yan ang dinidiscover ng TESDA, di ba? Opo. Na lahat ng vocational, lahat ng klaseng kaalaman ng ating mga kabataan, tinuturo nila, di ba? Kahit nga hindi mga bata, mayroong school dyan, eskwilahan sila para magtuturo. So parang ganun din. Kuya Mike, actually meron po kaming robotics technology, NC2 accreditation sa TESDA. Ayan. So we're an accredited school as well. Mm-hmm. So pwede pong pumasok yung either kung bata man or matanda or teacher or student na kung gusto pong magkaroon ng TESDA accreditation for robotics technology sa amin. So ulitin lang natin yung qualified ng mga bata sa ano, high school ba yun? 9 years old? Tama coach? Ilang taon ba? Yes. Yung pwede mo sumali dito? Any age po. Oh, any age. Pero dun po sa grade school is around 9. Tapos high school po from grade 7 up to grade 10. And then my senior high. Hindi pwede talaga yung below 9 years old. Baka naglalaro lang yun eh, no? Meron din kami 6 to 9 year olds. Merong mga, sorry ha, nabanggit ko, pero may mga batang mahilig, mga bata pa lang. Merong yung 5 years old, 6 years old, na-develop mo na. Ang dami yung nagagawa kung ano-ano eh. Parang gagawin mo lang, okay na. Meron mga may edad na, kahit anong gamin mo, wala rin eh. May mga gano'n, conforme sa yung gano'n, na kaalaman ng isang tao, di ba? Mm-hmm. Pero ang galing nitong na ginagawa niyo ito, ang laking tulong nito, at malaking tulong sa kabataan, malaking tulong sa Department of Science Technology. Actually, yan ang gustong-gusto nilang project. Madalas akong naimbitahan doon sa press conference nila, laging yan ang mga topic. Pag-invento na kung ano-ano, eh so kayo marami plano. Isipin mo, kung ma-invento nyo maayos itong traffic natin, di ba malaking tulong yan? Katuloy, di ba? Opo. Ang traffic natin sa Metro Manila, dito lang, along edge ang pinag-uusapan, 3 billion pesos a day. Nawawala sa ating ekonomiya. Eh kung ma-discover yung dalawang ito, yung paano maging highway talaga itong EDSA, di ba? Opo. Hindi lang 3 billion siguro makapakinabang natin lahat. Medyo seryoso yan, totoo yan, hindi biro. Kita na ninyo, galing pa nga ng Bulacan ito, madaling araw pa lang. So, yun ang isang problema, ayaw ko, kung meron kayong madi-discover about sa mga garbage naman. Meron din. Trash, opo. Meron kami trash management ng mga robots okay, din. Okay, So, parang wala na pwedeng itapon lahat ng materialis, lahat ng kaalaman, pwedeng ituro ninyo. Ang galing, ano? Dito po. Sa Metro Manila, saan kayo mayroong yung school na ongoing yung project nyo? Marami po. Dito po sa, like, lungsod ng Makati, sa Manila, halos lahat po, Mandaluyo. Ano yan? Government lang o pati both private and public? Anong eskwelahan? Public. Public po. Karamihan po, public dito public, po. Oh. Pero meron din pong mga private schools. Kasi yung ibang mga private, medyo alam mo na, medyo may mga ano yung iba eh. Medyo nag-uumarte yung iba. anak na may mga pera. Parang, hindi, dito lang. Concert ka sa pag-aaral, di ba? Hindi katulad yung mga nasa sa public school. Siyempre, medyo, alam mo na, madaling kumbisihin at madali din sila sumali. Importante kasi yung voluntary. Yung kusang loob mo, yung nasa puso mo, yung gusto mo matuto, di ba? Opo. Ang galing, ha? Pero bilib ako sa iyo, ma'am, dahil ang tiyaga mo. Hindi biro yan, ha? Hindi biro mag-recruit or magturo sa mga bata ng ganyan. Lalo na may mga bata medyo, ngayon, dahil sa technology nga, mas gusto yung pindot lang sa device. Cellphone. Eh. Walang ginagawa doon sa actual na, di ba? Ang galing. Pero isa pa, bakit napansin ko, puro kayo naka-block? Ano?
Ha? Nagkataon lang po, okay, Philippine naman. Flag. Blue flag. Okay, Philippine flag, ano? Diba? Para kayo, kala ko nga, makapunta kayo ng, ano, ng Olympic, o, ng ano, SEA Games, malapit na. Malapit na yung SEA Games, di ba? Ah, di ba? Yan, pati sa sports, meron, baka may mga din. Meron din po tayo sports yung ating, na robot. Yung ating soccer, gilas. Meron. Kung magagalit yung taga-gilas, buhok kaya tayo sa gilas. Sa FIFA, di ba? Opo. O malay mo, biglang makadiscovery kayo kung paano dadagdagan yung height. Kulang tayo sa height, eh. Di ba? Meron din pong ano. Di ba? O kaya yung skills, yung paglalaro, di ba? Importante yan. Malay mo, hindi pa pwedeng yung robot tatlong kamay, di ba? Para magaling maglagaw ng bola. Di ba? Kasi ang laking business na ng basketball eh. Mm-hmm. Hindi tayo nanalo dun sa ano. Although ginawa naman nilang lahat eh. Pero kulang, number one, height talaga sa basketball. Opo, tama. Kasi yung ating mga malaking malalaro, water boy lang ng ibang country. Eh. Ay, isipin mo yung 6'7", 6'8", yung mga ano, pinakamaliit sa kanila. Oh. Eh, sa atin, pinakamalaki na yun eh. Mm-hmm. Di ba? Meron nga tayong 6'1 lang eh, di ba? Mm-hmm. Kaya pag binantayan ng mga gwardiya nila, hanggang kilikili lang tayo. yung ring, di mo makita. Nakita mo yung gwardiya mo eh. Paano kaya? Anong galing sa PBA? Pagdating sa international, hindi mo talaga makita yung ring. Opo. Kasi nakaharang sa iyo, higante. Mm-hmm. Ganun po. Sana makadiscovery niya yung tataas yung ano. Wala ba sapatos na, no? May hydraulic. Wala ba yung sapatos na medyo gumagano? Pwede. Walang imposible, di ba? Walang imposible. Okay, tama. Yan ang purpose po kaya ang sinasabi. Walang imposible. Malay, makadiscovery ka ng sapatos na nagpapadagdag ng hydraulic. Ng height. O, di ba? Mabenta yan. Ang daming una ng Pilipinas. Baka magalit sa atin. Punta ka niya sa Hobbit House sa may ermita ng araw. Puro hanggang dito lang sa kapantay dito yun. Natatabuhin niya ng tubig eh. Kasi nandiyan sila. Nandiyan sila. Galing, ano? Well, baka, marang ayaw ko pang paalam eh. Pero ganda yung usapan natin. Sana makabalik dito kayo. Sana makabalik kayo. Kasama na yung sama robots ba namin po. Ibang ma-discover eh. Opo. Malay mo, baka naman mag-artista ito mga ito dahil may mga uso ngayon ng pelikulang gumagawa ng ganyan. Di ba? Ngayon, sino ba yung international sa Hollywood? Si Brad Pitt ba yan? Pero ginagawa ang bagong pelikula sa Japan, di ba? Parang related din sa mga robot-robot ang pinag-uusapan ito. Pwede. Sige. Malay mo, maka-discover kayo ng ganyan. Well, siguro unahin ko muna itong dalawang bata kung ano ang message nila. Importante ito. Kung ano yung inyong pwedeng sabihin, mainganyo yung kabataan katulad nyo, eh, hindi naman sakripiso, pero matuto katulad nyo. Bawasan nyo anumang mga gimmick-gimmick para sumama sa inyo at makadiscovery. Ang sarap kaya na nakajakit ng ganyan. O, di ba? Sige, unahin natin si Iha. Ma'am. Sige po. So, continue lang po sa pag-discover, lalo na po't mga bata po tayo. Marami pa po tayong magagawa, marami pa po tayong matutulong, lalo na po sa society, kasi kailangan po tayo ng society. Just go out of your comfort zones lang po and continue discovering and huwag po tayong magpadala sa limits po natin. Yan, galing ha. Yan, hindi ito marirecruit ng mga kaliwa. Marunong sa buhay. Sige. Sige, ikaw naman. Huwag po matakot i-try po yung mga bagong bagay po. Yung robotics po kasi talaga sige, yung robotics po sa una. Buha po yung cameraman, tingnan mo. Sa una po talaga yung robotics medyo nakakailang po siguro kasi syempre bago po sa pandinig ng iba, pero wag po kayong matatakot na i-try po 'yon kasi sa totoo lang po, pag natuto na po kayo, mag-enjoy naman po talaga kayo. At saka, yun nga po, ginagawa po talaga ang robotics, hindi lang po para sa kasiyahan po, pero ginagawa din po natin yun para makatulong po sa society po natin galing, po. Galing, ha. Eh, ulitin ko yung cameraman, original yan, hindi robot yan, ha? Okay. Si Coach muna, Coach Ann. Ako naman po, katulad po nung sinabi po nila, na yun nga po, wag pong matakot na mag-try po ng ibang bagay, at saka, nandito rin po kami as girls to bring out empowerment din po na kung ano man po yung kayang gawin man po ng lalaki, welcome din po sila into other things just like robotics. So, if sa tingin nyo po, gusto nyo pong mag-solve ng real-life problems sa ating society and country as well, don't be afraid to try new things just like robotics. Well, bago kita bigay, ma'am, nabanggit mo yung mabae, pero alam mo naman, mayroon ngayong controversial na issue eh. Mm. Yung kasarian, di ba? Yeah. Nataba ka tuloy. Ano, yung importante yan eh. Maraming lalaki gusto maging babae. Maraming babae gusto maging lalaki. Alam mo na, may mga ganun. Sila ba pwede rin? Well, katuloy, meron na ba kayong awardee na ganun? Mga bakla, tomboy? Actually po, meron din yung robotics team po namin sa school. Meron po siyang boys, girls. Tapos meron din po mga Pink. Mga pink ba? Sige, total meron kayong ganyan, para matigil niyang away, mag-produce din kayo ng CR para sa kanila. Di ba? Pwede. Natawa tuloy si ma'am. Di ba? Pala pwede. Pero meron na ding award din naman ganon. Kasi maano sila, yung mga
Di ba yung mga bading, ano tawag ito, matyaga silang mga gano'n. Opo. Oh, actually, ang mga bading, walang bihira, ang bading na mahirap. Walang biro, matsisipag sila eh. Magtrabaho. Yung mga tumboy, gano'n din. Ah, pare-pare natin eh. Di ba? Anyway, ma'am, pinasasaya ko lang kayo dahil wala tayong oras eh. Ma'am Mylene, sige po. Ang inyong last po. Well, inaanyahan ko po kayo kung interesado po kayo mag-attend ng Second Philippine Robotics Excel Olympiad. Gaganapin po sa October 11. Yun, malapit na. Wala pang registration fees, no entrance fees. This is going to be all for public schools lang po. Sa Fisher Mall po gaganapin from 8 o'clock to 7 o'clock p.m. Nako, galing. Sa activity area po. And then, please pray for the Philippine Robotics National Team. Kami po ay pupunta sa Hungary this coming November para po lumahok sa World Robot Olympiad Finals. At sila, ang mga kabataan po natin ay lalaban against 82 other countries. Wow, nako! Karangalan naman ng Pilipinas ito. Karangalan ng mga Pilipino. Sana po, yung masali na kayo doon, yung recognize na tayo, kayo na kinatawa ng Pilipinas, doon palang panalo na tayo. Yes. Huwag niyo kalimutan yan. Huwag natin agad abiso yung mayroong award eh, panalo ito. Yung i-recognize ka ng ibang country o ng ganyan napakalaking event, panalo na tayo dyan. Yes, so, good luck sa inyo. At anyway, 53 years na pala kayo. Matagal-tagal lang. Marami pa kayong pwedeng matulungan at magawa. Na ang Pilipino patuloy na dumadami. 110 million. Lahat original yun. Walang robot doon. 110 million na tayo. Ganong karami. Anyway, salamat po sa inyong lahat. Salamat ha. Yung mga jacket nyo, huwag nyo yung iwan. Dalhin nyo pag-alis, ha? Baka iwan nyo dyan. Maliit eh. Joke lang po. Wala na po kaming oras. Ano ho, salamat po sa kanila. At sana po ay nakatulong kami sa inyo kahit papaano ng mga impormasyon makakatulong sa ating lahat. Ano ho, ang mga Pilipino, ano man po ang kasarian, ano man po ang relihiyong paniniwala nila, ano man basta Pilipino, atin ito magtutulong-tulong. At katulad nilang tumutulong, naku, napakaganda pong pagkakataon niya sa ating kabataan. Iwas sa mga bisyo, sigurado. Maraming mga bisyo at maraming mga gimmick, maraming mga tuksuhan sa kung ano. Pagka natuto kayo rito, ano ho, ay malayo-layo ang mararating nyo at pwede nyo ipamana pag nagkaroon kayo ng sariling pamilya. Pero sandali, ito, totoo ito, hindi ito biro. May birthday yung boss namin. Yung happy birthday, Ate Lau, ano ha? Birthday po niya ngayong umaga yung araw. We sing happy birthday. Ayun, may kanta pa. Ayan po, ayan. Yun po yung boss namin. Isa sa mga boss namin dito. Marami kami boss dito. Birthday niya ngayon. Parang 25 years old lang, ano? Bata pa. Anyway, wala na po kaming oras. Thank you. Sa ngalan po ni Pastor Apollo C.K. Buloy, ang aming pong chairman. At napakasipag, napakabisyong tao. Ano ha? Nakinaingitan ng marami kasi masipag at takamagaling eh. Wala tayong magagawa ron. Normal lang yung, sana gumawa kayo ng robot na walang ingitan. 97 days before Christmas. Ang inyo pong lingkod, si Mike Abi po ito. Maganda umaga po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Ako kalimutan. Sabi ko, gawa ka ng CR ng pandala. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.